بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وقال ربنا سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما الذي ينفعنا في هذه الدنيا والآخرة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid ko po sa Islam, alhamdulillah, una sa lahat ay lubos tayo nagpapasalamat sa tunay at tanging nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Diyos na tagapaglikha ng kalangitan, Diyos na tagapaglikha ng kalupaan, Diyos na tagapaglikha ng nakikita natin ngayon at hindi pa natin nakikita. At lagi natin alalahanin, tandaan, sa ayaw at sa gusto natin, tayo ay mamamatay. Tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala upang panagutan natin kung ano yung ginawa natin dito sa ibabaw ng mundo. Mga kapatid ko po sa Islam, kapag ang ginawa ng isang alipin ni Allah na puro pagsunod sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay dito pa lang sa mundo mamumuhay na siya ng mapayapa. Maligayang pamumuhay hanggang kaligayahan walang hanggan pagdating niya sa kabilang buhay. At ganun din po ang kabaliktaran kapag ang ginawa ng isang alipin ni Allah puro pagsuway, dito pa lang sa mundo mamumuhay na siya ng masalimuot. Magulong pamumuhay hanggang kaparusahan walang hanggan pagdating niya sa kabilang buhay. Salawat at salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamun Nabi, kahuli-hulihang propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan upang maghain sa atin mula sa kamangmangan patungo sa kaalaman. Maghain sa atin mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan patungo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko po sa Islam, ang sermon kanina, khutba kanina sa masjid, ay nakasanayan natin, kapag natapos na mag-sermon sa masjid, rinatranslate natin po ito sa ating lingwahe, mga Pilipino, Tagalog. Para at least, maintindihan natin kung ano yung sermon kanina sa masjid. Ha? So, hindi lang ito sa mga Pilipino, tinatranslate din ito sa Indonesia, at tinatranslate sa Sri Lanka,
Sinhali, Urdu, Nepal, Kerala, at ano pa? Bangladesh, Pakistani yun na yung Urdu. So, sa atin, sa mga Pilipino. Ano yung khutbah kanina? Halun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sha'ban, fi Sha'ban. So itong buwan natin ngayon, ito po ay buwan ng Sha'ban. Ikailan buwan po ito ng Arabic calendar? Kung alam nyo. Ikawalong buwan. Ikawalong buwan tayo ngayon, buwan ng Sha'ban ng Arabic calendar. Okay? So pagkatapos, ilan araw na tayo ng buwan ng Sha'ban? Ilan araw na ngayon ng buwan ng Sha'ban? Pangilan na tayo? Pangwalo na tayo ngayon. 8 na tayo ngayon ng Sha'ban. Ikawalo tayo. So, mga 21 to 22 days na lang ay parating na yung Ramadan. 21 or 22 days na lang. Bumilang ka ngayon. 21 or 22 days parating na yung Ramadan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ano ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag dumarating na yung buwan ng Sha'ban, na parating na yung Ramadan. So, sinabi na natin kanina ay tayo, yung khudwa natin, huwaran natin, ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwaran natin. Hindi matatanggap ang lahat ng ginawa nating pagsamba kapag taliwas ang ginagawa natin doon sa tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang syurut min kabulil amal ay syurut condition upang matanggap ni Allah ang ginawa mong pagsamba, dalawang condition. Dalawa yung condition. Ano yung condition para matanggap ang pagsala natin? Yung ginawa nating ibada, lahat ng pagsamba. Ano yung condition? Ibigay niyo po. Dalawa. Number one, ano? Ikhlas. Ha? Kailangan ikhlas. Lahat ng ginawa mong pagsamba, alang-alang para kay Allah. Hindi para kanino man. Bakit ka nagsala? Kasi utos ni Allah, inutusan ka magsala. Bakit ka nagfasting? Kasi utos ni Allah, inutusan ka magfasting. Bakit ka nagsadaka? Kasi utos ni Allah, nagsadaka ka. So, ang lahat ng ginawa mong pagsamba, ha, Brunei, hindi siya matatanggap kapag walang ikhlas. Ikhlas, number one, condition. Ha? Hindi tatanggapin ni Allah ang ginawa mong pagsamba kapag walang ikhlas. Okay, number one. Ano yung number two? Ano yung number two? Kasi pag nawala yung dalawa na to, isa sa kanila mawala, ay hindi tatanggapin ang ginawa mong pagsamba. Hindi. Ha? Ano? Bismillah. Ano yung ano? Pangalawa? Number one, ikhlas. Min syurut. Syurut min kabulil amal. Condition para matanggap ang ginawa mong pagsamba. Number one, ikhlas. Number two ay mutaba'a. Ano yung mutaba'a? Ay ang pagsunod sa lahat ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinag-utos niya. Ibig sabihin, ayon sa kapamaraanan na inutos, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kapag hindi, ha, mayroon kang ikhlas, pero hindi sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tatanggapin. Napaan niyo po? So kapag nawala yung dalawa na to, ha, pero alimbawa, mayroon kang
ikhlas, pero hindi kapamaranan ni Propeta Muhammad, bidah, hindi tatanggapin. Ngayon, ayon naman sa kapamaranan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ginawa mo ayon sa kapamaranan niya, pero wala kang ikhlas, hindi rin tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan yung dalawa na to ay magsama. Opo. So, ngayon, ano ba ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag dumating yung Sha'ban? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sabi ni Allah sa Quran, sabi niya, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Katotohanan, nandyan na sa inyo. Nandyan na sa inyo, binigay na sa inyo, pinadala na sa inyo. Sino? Fi Rasulillahi, ang sugo ni Allah. Sugo ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinadala na sa inyo buwaran. Bakit? Kasi kung walang propeta, hindi natin alam paano magsala. Hindi natin alam paano mag-fasting. Hindi natin alam paano, ano yung paraan ng tamang ginagawa ng pagsamba. Kaya pag tinatanong kayo, ano ang dahilan bakit si Allah nagpadala ng propeta at sugo? Dalawa yung dahilan. Dalawa yung dahilan bakit si Allah nagpadala ng propeta at sugo. Sinabi niya Allah sa Quran, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Walakad ba'athna, katotohanan, nagpadala kami. Sabi ni Allah, walakad ba'athna, katotohanan, nagpadala kami fi kulli ummatin, sa lahat ng nasyon. Sa lahat ng nasyon, ano yung pinadala? Rasulan, sugo. Ano yung dahilan, ano yung mission ng sugo, mga propeta at mga sugo? Ha? Ani'budullah. Number one, ani'budullah. Upang turuan ng tao ng tamang pagsamba. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, sinasamba ko naman ng Diyos. Tinatawag ko naman siya, sinasamba ko naman. Ang panong, sino yung nagturo sa iyo? Ganun ang paraan ng pagsamba. So may propeta, kaya hindi tinatanggap ang lahat ng pagsamba kung hindi ayon sa tinuro ng propeta. So kung sa panahon mo ang propeta, sa panahon na sa kapanahunan mo si prophet, example si prophet Jesus Christ, sundin mo yung paraan na itinuro niya ng pagsamba. Di ba? Ngayon sa panahon natin, ang huling propeta na ipinadala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kailangan ayon sa kapamaraanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gagawin natin pagsamba para matanggap ang pagsamba natin. Nakuha mo? So sabi niya Allah, ang mission, ang dahilan, ha? Bakit may propeta at sugo? Sabi niya, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, katotohanan naghirang kami sa bawat nasyon ng mga rasul, ng mga sugo at propeta. Ano yung number one dahilan? Ani'budullah, turuan ng tao kung papaano sumamba kay Allah. Number two, wastalibut tagut. Bawalan ng mga tao sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakuha niyo po? Bawalan ang mga tao sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ikaw, nanunood, ha? Ikaw nanunood ka ngayon. Kung meron kang Diyos-Diyosan sinasambay, tapon mo na yan. Kasi magalit sa iyo ang mga propeta ni Allah. Tingnan mo si Moises, sumamba yung mga tao sa gintong baka. Diba? Sumamba si yung mga tao sa gintong baka sa panahon ni Moises. Natuwa ba si Moises? Nagalit si Moises. So kaya ikaw, kung meron kang Diyos-Diyosan sa bahay, nanonood ka ngayon, itapon mo na yan para hindi ka pagalitan ng mga propeta. Lahat ng propeta, inadala sila ni Allah upang turuan kung paano sumamba
sa nag-iisang Diyos at bawalan ang mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan nga, kaya tinawag Diyos-Diyosan kasi hindi totoong Diyos. Okay, so sabi ni Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nandyan na sa inyo, pinadala na sa inyo ang sugo ni Allah, uswatun hasanah, perfect na tularan. Perfect na tularan, ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah wal yawmul akhir. Sa sino man naghahangad ng kalugdan ni Allah. Wal yawmul akhir at saan? Sa kabilang buhay. Sa sino man naghahangad, kalugdan siya ni Allah, makipagtagpo siya kay Allah, ha? Wal yawmul akhir at naghahangad siya, makapasok siya sa paraiso ni Allah, sumunod siya dito. Sumunod siya dito sa itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallahu katsiran at binanggit, ha? Wa dzakarallaha katsiran at magpuri siya ng marami kay Allah. Magpuri siya. Sumamba siya ng marami kay Allah. So yung pinakamaraming pagpuri mo kay Allah, pagsamba mo kay Allah, magsala ka ng 5 times. Alam niyo ba yung contact number ni Allah? Contact number ni Allah? Okay. Ano yung una? Contact number niya yung number 2, Salatul Fajr. Pagkatapos number 4, Salatul Duhur. Number 4, Salatul Asar. Number 3, Salatul Maghrib. And then number 4, Salatul Isya. Yun. Puntakin mo doon si Allah. Pagdating ng Fajr, 2 rakaat. Salatul Fajr. Pagdating ng Duhur, 4 na rakaat. Salatul Duhur. Pagdating ng Asar, 4 na rakaat. Yun na yung pinakamababa ng ano. Wala pa yung sunna doon. Contact number yun kay Allah. Kung gusto mo ay makuntak mo si Allah, so kuntakin mo doon. Bakit? Yung sala, yung sala, ito ay communication. Communication ng alipin at saka tagapaglikha. Kung gusto mo makapag-communicate ka kay Allah, ay magsala ka. Napakadaming ano dito yung sala. So, ito yung anuan natin. Ito yung anuan natin. Ano yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating ng buwan ng Sha'ban? Pagdating ng buwan ng Sha'ban, sabi dito, basahin na natin yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong buwan ng Sha'ban, sabi niya, nang tinanong siya mula kay Usama, sabi ni Usama bin Zaid, kala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu min shuhurin ma yasumu min Sha'ban. Fakultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min shuhurin ma tasumu min Sha'ban. Qala dhaka shahrun yakfilu an-nasa anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wahuwa syahrun turfa'ul a'mal fihi ila rabbil alamin azza wa jalla. Fa'uhibbu an yurfa' amali wa ana sa'imun. Rawahu Ahmad. Sabi ni Usama bin Zaid, anak ni Zaid, sabi niya, kala, sinabi niya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yasumin shuhurin ma yasumu min Sha'ban. Hindi siya nagpapasting ng maraming pagpapasting, ha? Maliban dito sa buwan ng Sha'ban. Maliban dito sa buwan ng Sha'ban. Ma yasum min shahri Sha'ban. Hindi siya, lam yakun
lam yakun yasumu min shuhurin ma yasumu min sya'ban. Hindi siya nagpapasting ng marami tulad ng pagpapasting niya dito sa buwan ng sya'ban. Okay. Pakulto, sabi ko, sabi ni Usama, ya Rasulullah, usugo ni Allah, lam araka tasum min shuhurin ma tasumu min sya'ban. Sabi niya Rasulullah, hindi kita nakikita ng maraming pagpapasting maliban dito sa buwan ng Sha'ban. Ha? Maliban dito sa buwan ng Sha'ban. Paqala, qala, dhaka shahru yagfilun nas, yagfilun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sabi niya, kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpapasting siya sa buwan ng Sha'ban ng marami. Sabi niya, dhaka shahrun yagfilun nas. Itong buwan na to, maraming mga pabaya mga tao. Maraming mga pabaya. Busy. Busy-busy yung mga tao. Baina Rajabin, pagitan ng Rajab, wa Ramadan at Ramadan. So ano yung pagitan ng Rajab? Itong Sha'ban na to. Kasi busy-busy yung mga tao. So ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa shahrun turfa'ul a'mal. Itong buwan na to pala, dito ang pag-aangat ng mga ginawa nating kabutihan. Inaangat dito sa buwan ng Sha'ban na to, turfa'ul a'mal. Inaangat ang lahat ng ginawa nating kabutihan. Fihi, dito sa buwan na to. Ila Rabbil Alamin, patungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patungo ila Rabbil Alamin, sa Panginoon ng Sanlibutan. Azza wa Jalla, kataas-taasan, pauhibbo, na gusto ko, ay yurfa amali, na iangat ang aking mga ginawang pagsamba, wa ana sa'in. Wa ana sa'in. Gusto ko iangat ang aking pagsamba at may report ng mga anghel, iangat yung aking ginawang pagsamba at ako ay nag-aayuno. Nag-aayuno. So napakaraming ginawa pag-aayuno dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Sha'ban. Okay. Bago natin basahin pa yung iba pang hadith, sinabi ko na po sa inyo kanina. Nakita niyo si Pacquiao? Si Pacquiao, at kilala niyo si Pacquiao? Of course. Of course, kilala niyo. Si Pacquiao, bago yung laban niya sa boxing, anong ginagawa ni Pacquiao bago yung laban niya? Mga 2 months, 3 months, nag-iinsayo siya, nag-i-exercise, di ba? Exercise, ensayo. Bakit? Kasi pinaghahandaan niya yung laban niya. So, ganun din ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago dumating yung Ramadan, ay pinaghahandaan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Ramadan. Yung Ramadan dumating, marami na siyang ginawang pag-fasting dito sa buwan ng Sha'ban. Paano po? Ha, Commander, yung natutulog dyan sa likod? Hindi si Commander ang natutulog, ha? May nakikita ako isa, nakatulog sa likod. Okay, bakana! Sabi niya, bakana! Ha? Sallallahu alaihi wasallam, yasumu min Sha'ban, ma la yasumu min ghairi min shuhurin. Ang kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-aayuno siya sa buwan ng Sha'ban, ma la yasumu min ghairihi min shuhur. Hindi niya ito ginagawa sa ibang mga buwan. Wabi sahihain. Ito, wabi sahihain. Yung hadith na to nandun sa Sahih Bukhari wa Muslim. Banggitin natin. So, dito napakaraming exercise na yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paghahanda para pag dumating yung Sha'ban. Kaya ikaw, ako, magfasting tayo dito sa Sha'ban.
pinakamababa ng i-fasting mo, yung Monday at saka yung Thursday. Monday, Thursday, mababa na yun. Kung gusto mo pa yung tinatawag na 13, 14, ayamul bid. 13, 14, 15, mag-fasting ka. Di ba? Yun. So, napakaraming ginawa pagpa-fasting. Sabi niya, wafi sahihain, binanggit ito sa Sahihul Bukhari at Muslim, an Aisyata, radiyallahu anha, qalat, sabi ni Aisha, kinalugdan na wasya ni Allah, umul mu'minin, ha? Qalat, sinabi niya, ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam istakbalas siyama syahrin katun illa Ramadan. Wala akong nakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinumpleto niya ang pagpapasting illa Ramadan, maliban sa buwan ng Ramadan. Okay. Wa ma ra'aytuhu, at hindi ko siya nakita, wala akong nakita sa kanya, fi syahri akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Wala akong nakita na napakarami niyang ginawa, akthar, ha? Napakarami niyang ginawa pag fasting minhu fi Sya'ban, maliban na lang dito sa Sya'ban. Liban na lang dito sa Sya'ban. Wa Muslim fi riwaya, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Sabi niya, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Siya ay nagpa-fasting dito ng buwan ng Sya'ban. Napakaraming fasting, maliban na lang sa konti. Hindi niya kinumpleto. Pero konti lang ang hindi niya na-fasting dito sa buwan ng Sya'ban, sa Rawahul Muslim. Sabi pa dito, kana yasumu Sya'ban illa qalilan, wa fi riwayati Nasa'i an Aisyata qalat kana uhibbu shuhur ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay yasuma Sya'ban. Ang pinakakalugod-lugod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na buwan, pag-ayunuhan ang buwan ng Sya'ban. Buwan ng Sya'ban. Kalugod-lugod na pag-ayunuhan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito ay busy-busy yung mga tao. Ano pa? Wa an Ummi Salama qalat ma ra'aytu Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Sinabi pa ni Ummu Salama, sabi niya, hindi ko nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagfasting ng dalawang buwan, magsunod itong dalawang buwan na to. Ha? Yasumu shahrayn mutatabi'ain, continue, illa Sya'ban wa Ramadan. Nagfasting siya dito sa Sya'ban at saka sa Ramadan. Continue yung dalawang buwan na to. Sabi ni Ummu Salama. So, dito naman sa Sya'ban, konti lang yung hindi niya na-fasting dito. Muntik na nito kumplituhin ang pagpapasting. Kasi nga, pinaghahandaan niya na yung pagdating ng Ramadan. Ha? Condition na condition kapag dating ng Ramadan, inshallah. Kaya, sabi ko sa inyo kanina, mga brother, ilan ngayon yung first time mag-fasting itong Ramadan? Itaas ang kamay. 1, 2, 3, 4. Masyaallah. 5. Ito, isang sister 5. Okay, isang sister at saka apat na brother yung naka-attend ngayon. First time nila itong Ramadan mag-fasting. First time nila. Masyaallah. Ang sarap ng pagpa-fasting. Ang sarap. Binanggit na natin kanina, yung tiyan mo 24 hours yan. Mag-digest siya. Diba? Napakarami ng kolesterol, marami ng mga bato-bato nakadikit sa bituka mo, marami ng mga mantika o anuman, itatapon niya yan. Kasi mag-change oil ka. Ito yung totoong change oil. Ha? Yung pagpapasting, mag-change oil ka. Tulad ng sasakyan,
Ha, ilan buwan lang tumakbo yung sasakyan mo. Hindi ka mag-change oil. Ano yan? Mag-alboroto na yung ano mo. Yung sasakyan mo, di ba? Pag hindi ka nag-change oil. Okay. So, ngayon, yung tiyan mo, yung bituka mo, hindi ka mag-change oil, yung bituka mo, hindi ka mag-fasting, ay mag-alboroto na yung bituka mo. So, pahingahin siya, makapahinga. Mag-digest siya ng mag-digest yung tiyan mo, wala na siyang i-digest dahil wala ka, hindi ka nakainom, hindi ka nakakain. Pagkatapos, wala siyang i-digest. Yung i-digest niya, yung mga natitira doon, mga kolesterol mo, yung mga bato-bato, tingnan mo unang dumi mo, pag nag-fasting ka, unang dumi mo, tingnan mo, tutunog-tunog pa yan sa bawon. Tatapon niya yung mga bato-bato doon. Ha? Mga dumi-dumi. Kaya, sa advice nga ng mga doktor, gusto mo bumaba yung sugar mo, bumaba yung kolesterol mo, bumaba yung diabetic mo, ha? Mag-fasting ka lagi. Oh, lahat ng sakit. Lahat ng sakit, kahit cancer pa yan. Inshallah. Kasi si Allah, lahat ng inutos niya, ikakabuti yan sa atin. Lahat ng inutos niya, ikakabuti. Wala pang utos ni Allah ikakasama sa atin. Kaya niya inutos, kasi alam niya. Alam niyo po ba yung gumawa ng cellphone na to? Okay, bakit siya nagpadala ng manual? Ha? Para magamit mo ang cellphone ng tama. So si Allah, nagpadala siya ng manual, yung Quran, guide to mankind, guide sa sangkatauhan, at nagpadala siya ng tagapagturo ng manual. Sino yun? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinuruan tayo ano yung gagawin natin para payapa yung buhay natin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Ha? So, lahat, probe ng scientist. Probe ng scientist. Lahat, pati nga yung sinasabi nila pagkain ng mga baboy. Bakit bawal yung baboy? Kasi ikakabuti sa atin. Pag kinangin mo, ikakasama sa'yo. Bakit tayo nagsasala? Kasi ikakabuti sa atin. Yung pagsasala natin according sa mga science, ay kapag tayo ay nagwudu, at nagpatira pa, lahat ng radiation sa katawan natin, nakukuha natin sa cellphone, nakukuha natin sa TV, nakukuha natin sa liwanag, lahat ng radiation sa katawan natin. Pag tayo ay nagbudo at nagpatira pa, mapagpag lahat yung radiation sa katawan natin, sabi ng science. At yung pagsasala natin, the most powerful exercises in this world, pinakamakapangyarihan na exercises sa balat ng lupa ay ang pagsasala ng 5 beses. Pag nagsasala ka ng 5 beses, alhamdulillah, nakagawa ka ng pinaka-powerful exercises in this world, yung pagsasala. Kasi lahat ng ugat mo sa katawan mo, how many joints? Ah, ilan yung joints sa katawan natin? Di ba 300 plus? 300 plus, so yun ang pagsasala mo, ay araw-araw yun, gumagalaw lahat. Yung pag-uudo mo nga, pag-uudo mo, yung mga ugat mo hindi mag-function, ha? Hindi mag-function yung ugat mo sa katawan mo, pag nag-uudo ka, mag-function siya lahat. Diba, pag-gising mo parang mag-ano ka, o kaya pag lumakad ka, hindi ka nakapaghilamos, parang pangit yung nararamdaman mo. Once ka na nagwudo, ang feeling mo ikaw na yung pinakagwapo sa mundo. Ang sarap ng pakiramdam. Pag nagwudo ka, ganun din yung mga sister. Pag nagwudo yung mga sister, ang feeling nila sila na yung pinakamaganda sa balat ng lupa. Ha? So ganun po yun. Pag nagwudo tayo, ay nagpapansyon lahat yung ugat natin sa ating katawan. At kaya ay itinuro ni propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turuan tayo ng tamang ganap na paraan ng pagsamba at ikakabuti yan po sa atin. Ikakabuti sa atin, hindi yan ikakabuti kay Allah. Yung pagsasala mo hindi yan, pero ikakabuti sa iyo. Yung pagpa-fasting mo, yung lahat ng ginawa mong pagsamba, ikakabuti yan sa iyo.
Kaya gawin mo kung ano yung utos ni Allah, gawin mo. Kasi kakabutihan sa iyo. Ha? Kapag sumuhay ka, hindi mo gawin ang utos ni Allah sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay masalimuot na yung buhay mo dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Magkawasak-wasak na yung ano mo, salimuot. Alam mo yung salimuot? Yes, sir. Oh, napakagulo na yung buhay mo. Pero pag sumusunod ka sa utos ni Allah, sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, payapa yung buhay mo. Payapa. Ang sarap ng feeling mo pag nasusunod mo, nagagawa mo yung utos sa iyo ng Panginoon. Allahu Akbar. So, ituloy natin. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tindi ng pag-iinsayo niya, pagsasanay niya, ang dami niyang ginawa dito, pagsamba, sa pagfasting sa buwan ng Sha'ban, para preparasyon pagdating ng Ramadan. Kasi dito sa Ramadan ay maraming special na ano dito eh. Maraming mga special na pagsamba, wala sa ano, wala sa ibang buwan pag hindi Ramadan. Wala sa ibang buwan. Ito na yung pagsamba, yung pagfasting. Ha? Pagpapasting dito sa buwan ng Ramadan ay buong buwan na to ng Ramadan ay ipapasting. So, wala kang pagpapasting sa ibang buwan. Di ba? Kundi dito sa Ramadan. Wala namang pagsasala ng tarawih sa ibang buwan kundi dito sa Ramadan. Nakuha niyo? Pagsasala ng tarawih. Mayroon bang nagtatarawih pag hindi na Ramadan? Wala. Di ba? So, yung pagtatarawih dito lang sa Ramadan kasi kaya mag-insayo ka dito, magparami ka ng ibada mo para pagdating ng Ramadan ay condition na condition ka. Kasi na-exercise mo na dito sa Sha'ban tulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinarami niya yung kanyang pag-aayuno dito sa buwan ng Sha'ban. Pagdating ng Ramadan, prepared na siya. Prepared ka na. At paramihin mo rin dito yung pagsasala ng mga sunnah. Salatu rawatib, salatu tatawu, yung pagsasala ng mga voluntaryong sala, mga sunna na sala. Kasi pagdating ng Ramadan, magsasala ka after ng Isha, yung sala ng Taraweh. Ha? Pinakamababa na 8, tapos dagdagan ng 3 yung Witr. Pinakamababa na. Yung ibang mga masjid, tulad sa Makka, 20 plus 3, 23 yung sala. Allahu Akbar. Makka, Madina, 23 yung sala ng ano. So, maraming pagsamba dito sa Ramadan. Depende sa ano. Sa Makka at Madina, tinatapos nila po yung Quran. Tinatapos nila yung buong Quran. Kasi bakit tinatapos nila yung buong Quran sa buwan ng Ramadan? Binaba ang Quran dito sa buwan ng Ramadan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan, dito binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Ano pa yung mga specific na meron dito sa Ramadan, wala sa ibang buwan. Okay? Yung buwan ng Ramadan, dito, isa sa mga specific pa dito, ay meron tinatawag na gabi ng Laylatul Qadar. Binanggit ko na to sa inyo kanina. Dito sa buwan ng Ramadan, sa last 10 days, ay meron tinatawag Laylatul Qadar. Laylatul Qadar. Ano yung Laylatul Qadar? Gabi na nakatakdang gabi. Ha? Banal na gabi. Tinatawag nila yung Laylatul Qadar. Dito, kapag nakagawa ka ng pagsamba dito, naabutan ka ng Laylatul Qadar, kailan yun mangyayari? Doon mag-start ika last 10 days ng Ramadan. 21, 22 hanggang matapos yung Ramadan.
Pag nakapagsala ka doon o naabutan ka ng gabi ng Laylatul Qadar, ang reward niya, khairun min alfi shahar. Khairun min alfi shahar. Mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. So, i-compute mo yung 1,000 buwan. Pag kinompute mo yung 1,000 buwan, 83 years and 4 months. 1,000 buwan, 83 years and 4 months para kang nakagawa ng pagsamba ng 83 years and 4 months. Allahu Akbar. Allahumma balik na Ramadan. Allahumma balik na Ramadan. Allahumma balik na Ramadan. Pabutin nawa tayo ni Allah ng Ramadan at maabutan natin yung gabi ng Laylatul Qadar na tayo ay gumagawa ng pagsamba. Specific lang ito dito sa Ramadan. Walang sa ibang buwan. Ano pa dito sa buwan ng Ramadan? Sa buwan ng Ramadan, specific pa dito, kaya dapat mo ito paghandaan, ay bababa ang mga anghel. Tatanazzalul malaikatu waruh. Bababa ang mga anghel dito sa kalupaan. Kasama nila ang pinaka nangunguna sa kanila yung si Anghel Gabriel. Tatanazzalul malaikati waruh, yung ruh doon si Anghel Gabriel. So hindi ito bumababa ang mga anghel kundi doon sa gabi ng Laylatul Qadar. Special lang ito sa Ramadan. Kaya huwag kang magtamad-tamad dito sa buwan ng Ramadan. Ah, hindi mo alam, baka hindi ka naabutan ng ano eh. Ilan yung mga sheikh natin, yung mga ustad natin, sheikh natin, ustad natin, kilala dito sa social media, Ramadan, hindi na sila, pag natapos yung Ramadan, hindi na sila umabot itong Ramadan na to. Ha? Isa na dito yung pinakakilalang sheikh na si, o yung ustad natin, dito rin sa atin dati, si Ustad Ahmad Habir, rahimahullah. Hindi na siya inabutan itong parating na Ramadan. Kaya ito, mag-prepared ka na. So, dito, alhamdulillah, bababa yung mga anghel dito sa buwan ng, sa gabi ng Laylatul Qadar. Dito. Ano pa, mayroon din specific na dito, ay binubuksan ang lahat ng abwabul jannah. Specific na binubuksan dito ang abwabul jannah. Ano yung ibig sabihin ng abwabul jannah sa Ramadan? Mga pintuan ng paraiso. Mga pintuan ng paraiso ay binubuksan dito sa buwan ng Ramadan at mayroon special na pintuan para sa mga nag-aayuno. Ano yung special na pintuan para sa mga nag-aayuno ay ang Rayyan. Ang Rayyan. So yung pintuan ng paraiso, ang pangalan niya Rayyan, walang ibang makakapasok doon kung hindi mga nag-aayuno. Ang makakapasok lahat doon yung mga nag-aayuno. Pag hindi ka nag-aayuno, oops, hindi ka pwedeng pumasok dito kasi hindi ka nag-aayuno. So kung gusto mong pumasok doon sa sa Rayyan, special lang ito, dito makukuha ito sa Ramadan. Kaya paghandaan mo na ngayon. Allahu Akbar. Kasi papasukin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng nag-aayuno doon sa Ramadan. Ano pa yung mga special dito sa buwan ng Ramadan? Sabi niya, kullu amali ibnu Adam lahu. Ang lahat ng gawain ng anak ni Adam sa kanya rin yan eh. Illas siya maliban sa pag-aayuno. Ha? Illas siya maliban sa pag-aayuno. Ito special lang ito kay Allah. Yung pag-aayuno mong ginawa mong pagsamba. Ha? Wa ana ajisi beh. Sabi niya, ako ang magbibigay ng gantimpala dito sa pag-aayuno. Sabi niya, yung baho ng bibig ng nag-aayuno, kasi mabaho yung bibig ng mga nag-aayuno, kapag wala nang ma-digest dito, ay umalingasaw yung baho. So yung baho ng bibig mo doon, ay sa harap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakabango.
Allahu Akbar. Dahil sa pagsunod mo, ha, sa ginawa mong pagsamba. At dito naman sa specific pa dito sa buwan ng Ramadan ay ang kaya pa mag-prepare tayo inshallah subhanahu wa ta'ala ay ang ginagapos ang mga demonyo. Ha? Ginagapos ang mga demonyo dito sa buwan ng Ramadan. Maliban na lang sa mga demonyong tao. Kaya mayroon nagtatanong lagi sa mga chef. Tatanong sa mga chef. Sabi niya, chef, bakit may hadith, sinabi ni Propeta Muhammad, pag buwan ng Ramadan, ginagapos ang mga demonyo? Ha? Opo. At sabi niya, sinasarado ang pintuan ng impyerno. Sinasarado, specific din ito sa buwan ng Ramadan, sinasarado ang pintuan ng impyerno. Bakit? Ang oras na. Okay. Bakit? Bakit sabi niya, mayroon pa rin mga masasamang tao. Masasamang mga tao ay samantala nakagapos na yung mga demonyo. So alalahanin niyo yung demonyo dalawa. Mayroon demonyong tao, mayroon demonyong engkanto, jin. Ha? Nakagapos yung demonyong ano, tao, jin, shaitan, yung demonyong tao nandyan din pag-gala-gala. Kaya huwag niyong patulan pag buwan ng Ramadan, pag mayroon nakipag-away sa inyo, ay sabihin niyo, anasain. Ako ay fasting. Ha? Iwasan ninyo. So dito, specific din, nakasarado lahat yung pintuan ng impyerno pag sa araw ng buwan ng Ramadan. Yung pintuan lahat ng ano. So special lahat ito. So dito pa sa ano na to, sa buwan ng Ramadan, napakarami pang reward dito at lahat ng ginagawa mong pagsamba ay doble-doble dito sa buwan ng Ramadan. Doble-doble. Pagdating sa buwan ng Ramadan, yung ginagawa mo. Kaya tingnan niyo po pag buwan ng Ramadan, ha? Bakit puno yung masjid? Ha? Puno yung masjid, lahat ng masjid sa buong mundo. Punong-puno pag Ramadan. Pag wala na yung Ramadan, ilan na lang yung nagsasala? Ilan na lang ang nagsasala pag wala na yung Ramadan? Ha? Dahil nakagapos yung ano nila, yung shaitan nila, shaitan jin, at pinakawalan. Pag ano na, pag tapos na yung Ramadan, talian na naman sila ng shaitan nila. Ha, sabi niyo, huwag ka nang pumunta sa masjid. Ha, hindi na Ramadan yan. Huwag mo nang ano man. Tingnan niyo, kaya kunti na lang yung nagsasala. First day ng Ramadan, ha, ay minsan sa, pag na-late ka ng ilan minuto sa labas ka na makapagsala dahil sa dami ng tao nagsasala dahil dami ng Muslim. Okay, so mga kapatid ko po sa Islam, paghandaan natin yung Ramadan tulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paramiin natin yung sala natin, yung dikir, yung ano, lahat ng ginawa natin pagsamba, paramiin natin dito sa buwan ng Ramadan, inshallah subhanahu wa ta'ala, makaabot pa tayo. Ha, dito sa buwan ng Shaaban, damihan natin yung ginawa nating pagsamba, pagfasting, para pagdating ng Ramadan, condition na condition tayo. Okay? So mga kapatid ko po sa Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay at saka sa mga nanonood ngayon, mashallah, ang daming nanonood ngayon sa live natin, salam sa inyo lahat at maraming salamat sa papanood nyo. Inshallah, bigyan kayo ng maraming reward ni Allah. So, mayroon kayong gustong sabihin, mayroon kayong gustong itanong, mayroon kayong gustong linawin. Ha? Mayroon kayong gustong sabihin, linawin, itanong? Wala. So, mamaya, kakain muna tayo, pagkatapos natin kumain, magsala. And then, pagkatapos natin magsala, mayroon pa tayong klase, ha? Especially yung mga bago. So hanggang dito na lang, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bro, ibigay mo yan.